Hello friends, sa buenas na 2023 sa ating lahat at welcome po sa ating pilot episode ng buenas na 2023 dito sa Joyce Collantes sa channel sa YouTube at hello din sa ating mga kaibigang viewers sa ating Facebook page Journal Joyce Collantes Adra. Ayun, ang nagpahula po sa atin ay meron tayong viewer na nag-request na pahulaan itong couple na sina Kim Chu and Sian Lim. Kung ano ba ang kanilang kapalaran for 2023, sila ba ay ikakasal na? Magpapatuloy pa rin ba sa pamamayagpag ang kanilang showbiz sa career? Pero bago yan, invite ko rin po kayo na i-like at i-share itong ating video. Hello din sa ating kaibigang brother Silver. Hello, magandang hapon sa lahat mga viewers mo, Joyce, at buenas ngayong Year of the Rabbit. Lahat ng mga viewers mo, buenasin ngayong Amen. Year of the Rabbit. Ayun na. So sabi ni Brother Silver, lahat tayo ay buenasin. So i-claim na natin yan. Amen. Ayun. At likewise din kay Brother Silver na magtutuloy-tuloy ang buenas sa kanyang buhay at pamilya. Ayun. So, ito pong Brother Silver, ang birthday nitong si Kim Chu, April 19, 1990. At si Sian Lim naman ay July 12, 1989. Ito kayang showbiz couple na ito ay magkakaroon na ba ng kasalan ngayong buenas na 2023. Ang pakiramdam ko at nakikita ko, napakalakas sa Joyce, no? Maganda yung career nila at may posibilidad kung hindi ngayon, next year. Pero malakas ang aking pakiramdam ngayon. Ngayong taon ay tuloy-tuloy na ang kanilang kasal at napakaganda yung career nila ngayong Year of the Rabbit. Kinakailangan na i-grab na nila at mabilisan yung kanilang desisyon dahil napakaganda ang sasalubong sa kanila ngayong taon, Joyce. Ayun, so perfect na itong taon na ito para sa kanilang dalawa. At kung may magaganap na kasalan, ito na yung perfect year. Yun ang nakikita ko, perfect na year itong taon na ito at dapat ngayon na yung gagawin nila. Ayun. So maraming fans ang alam natin na nag-aabang na rin dito sa kasalang Kim Chu and Sian Lim. Dahil mukha naman talagang perfect itong couple na ito. Nakikita naman natin na talagang tumagal yung kanilang relasyon at magtutuloy-tuloy na, sabi nga ni Brother Silver. Kaya dako naman po tayo sa ating mga viewers na nagpalisa ng kanilang kompletong birthday. Itong si Rin Espinosa, March 11, 1996. Napakaganda yung nakita ko, Joyce. Masyado lang siyang matapuhin, pero very significant at napakaswerte itong taong ito para sa kanya. Matulungin, masyado siyang matulungin, maawain at kaagad na tumutulong sa lahat ng mga lumalapit sa kanya. Itong taon na ito ay swerte sa kanya. Huwag na siyang magpatumpik-tumpik dahil marami mga oportunidad na napakaganda para sa kanya. Meron din akong nararamdam at nakikita sa abroad, no? May oportunidad. So dapat balansehin niya ito kung ano ang malapit sa kanyang puso. Basta't ang nakikita ko sa kanya, napakaganda ang mga blessings na darating sa kanya ngayong taong Year of the Rabbit. Ayun, amen to that. Ito naman po si Charwell Caparas, December 2008. December 17, 2008, si Charwell Caparas. Napakahirap niya, no? Ang dami niyang dinanang hirap, halos susuko niya sa Joyce. Kung matatanong mo lang sa kanya, talagang grabe, halos hindi niya nakakayanin. Pero malakas yung kanyang pananampalataya at malakas yung kanyang fighting spirit. Ngayong taon, tuloy-tuloy na aangat na siya ngayong taon na ito. Grab na lang niya, no? Iga-grab niya itong opportunity na ito dahil aangat at aangat siya. Napakaswerte niya ngayong taon na ito. At tuloy-tuloy na yon ang swerte niya. Magugulat siya dahil tuloy-tuloy yung mga dumarating sa kanya na swerte, oportunidad. Meron akong nakitang financial blessings na darating sa kanya ngayong taon na ito. Mga third quarter ngayong taon, Joyce, ay financial blessing ang aking nakikita para sa kanya.
Amen. At naman po ang ating viewer si Mary Ann Orfinada, March 30, 1998. Masyado siyang madasalin, no? At tuloy lang niya yung pagiging madasalin niya dahil malapit siya sa Diyos at dahil diyan ay may mga biyaya siyang darating sa kanya. May nakikita kong problema pero hindi naman gaano malalampasan niya. May oportunidad akong nakikita sa kanya sa ibang bansa. I-grab niya ito. Meron ding business pero mas maganda yung nakikita ko sa ibang bansa. Unahin niya muna yung oportunidad na yon dahil doon siya makakakuha ng financial, no, yung puhunan pa na madagdagan para lalong magsisimula siya ng negosyo na pakikinabangan niya at nakikita ko tuloy-tuloy magbo-boom itong negosyo na ito. Grab lang niya ngayong taon itong Year of the Rabbit. Okay, si Patricia Yabot naman po for 2023 daw, December 13, 1995. Nakikita ko sa kanya ay yung love life niya, okay naman. Maganda yung love life niya, lalo na yung kanyang career. Yung niya medyo hindi naman gaano, pero light naman. Ingatan lang niya yung bandang nasa likod niya dahil nakakaramdam siya na medyo masakit. Rest lang ang kailangan. May oportunidad din na darating sa kanya, swerte, focus lang siya doon dahil yan ay makakaahon para sa kanya. Yung family niya, nakikita ko maganda, tuloy-tuloy yung blessings para sa kanya, Joyce. Okay, last two viewers, Maria Carla Dulay, September 25, 1969. Napakaganda yung matigas lang ang ulo nito at napakalakas ng loob, no? Kapag sinabi niya ng gagawin niya, wala makakahadlang sa kaya. Napakatapang niya, very strong personality ito. Kaya lang kuminsan matigas ang ulo pag sinasabi ng ganon, hindi siya kagad na sumusunod. Pero napakaswerte niya dahil lucky 7 na ang number niya. Tuloy-tuloy yung pag-unlad sa kanya. Ngayong taon ito ay nakikita ko base sa birth date niya ay maswerte siya, Joyce, at maraming mga oportunidad na blessings ang darating siya ngayong taon dahil sa kanyang birth date, Joyce. Okay, at ano naman pang ating last viewer si Ray Makadi sa July 8, 1984. Maraming mga paghihirap pero sa ngayong taon na ito, last year talagang hirap na hirap siya. Pero ngayong taon na ito ay tuloy-tuloy na yung blessing sa kanya at napakaswerte. Maraming mga swerte ang darating sa kanya. Financially, blessing, pati love life niya, maganda ang nakikita ko. Pero more in financial blessings ang nakikita ko para sa kanya. Subukan niyang pumasok ng negosyo. Kahit anong negosyo dahil papatok siya at mag-boom ngayong taon na ito dahil napakaswerte niya itong taon na ito, Joyce. Okay, maraming salamat po muli, Brother Silver, sa iyong oras po dito sa Joyce Collantes Channel sa YouTube at muli po Buenas na 2023 po sa iyo, Brother Silver. Buenas din sa mga viewers natin, buenas din sa iyo, Joyce, at katulad ng binabanggit ko, ito po ay gabay lamang, nasa ating Panginoong Diyos pa rin tayo aasa. Siya lang po makakapagbigay sa atin, siya lang nakakaalam sa buhay natin, at magtiwala tayo sa ating sarili na walang imposible kung gagawin lang natin ang nararapat at base sa ating kakayahan, makukuha po natin lahat ng ating mga pangarap sa buhay. God bless, Joyce. God bless you po, Brother Silver. Maraming salamat kay Brother Silver. At din po sa ating mga viewers, huwag po kakalimutan na i-like at i-share ang ating video. At pwede po kayong magpagabay ng inyong kapalaran for 2023 kay Brother Silver. I-post lamang po sa baba ng kahit na aling video ko po ang inyong kompletong birthday. At syempre po, magkita-kita rin tayo sa ating YouTube, sa aking Facebook page, Journal Joyce Collantes Adra. Ayun po. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless us all. Dios sa mabalos.